Hello guys! Hello, hello! Sagittarius, welcome dito sa aking channel. Kapalaran ni Titi, Sagittarius. Welcome, welcome! Alamin natin ko ng messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. I hope na makaresonate kayo dito. And Sagittarius, kung bago ka, huwag mong kakalimutan na i-press ang notification bell button para every time nag-upload ako, nandito ka, nanonood. Okay, manonotify ka kasi. Okay, Sagittarius, number 16, number 21, books, number 29, nudity. Okay. Nakikita ko sir dito, Sagittarius, na meron kang pinaplano or meron kang gustong gawin sa buhay mo, literal to, na abot kamay mo na siya. Diba? Yung parang may hinahanap tayo na wala sa ating partner, sa ating trabaho, sa ating negosyo, na nandun sa ibang tao, na nandun sa ibang lugar, na nandun sa ibang negosyo, na mali pala yun. Parang hinahanap mo yung wala, pero naandyan sa'yo yung prosperity and abundance. Diba yung parang nakatingin tayo sa kapitbahay natin? Like may tanim kang munggo, or may tanim din na munggo yung kapitbahay mo, tapos maganda yung harvest nila, tapos yung harvest mo, hindi maganda. Parang nakatingin ka, parang sinasabi, buti pa siya, swerte siya, ganito, ganyan. Hindi mo alam, baka niloloko ka lang nun, hindi naman maganda yung harvest niya. Baka same din yung harvest yung dalawa, pinakita niya lang sa iyo or sa kapitbahay na malaki yung harvest niya, diba? Parang, so, huwag kang maniwala. So, nakikita ko sa'yo dito ng 16 keys, nandiyan na yung susi sa kamay mo. Hawak kamay mo na, hawak kamay. Abot kamay mo na eh, tingnan mo, 'di ba? Pero nakapiring ka. 'Di ba? Yung parang anong tawag dito? Hawak mo na, pinakawalan mo pa. Relationship. Okay, sabihin ko sa iyo. May karelasyon ka, ang dami mong parang hindi nakikitang maganda sa kanya. Parang kung lalaki ka, parang hinahanap mo yung katangian ng babaeng gusto mo. Pero hindi mo alam, mas sobrang blessed ka pa pala dito sa relationship mo na to. Parang ganyan. 21 books. Nakikita ko sa'yo dito, masyado kang nakababad sa internet para mag-research. Ito naman, 29-11. Siguro, ito yung focus mo ngayon kung lalaki ka. Pero wala akong gustong sabihin dito, guys. Okay? So, yun. Pasensya na. Kasi parang yung three cards na yan is naka-focus siya sa relationship. Yung relationship na naghahanap yung lalaki ng sexy, na katawan, ganyan-ganito, eh hindi niya alam yung asawa niya, ng anak na, diba? Tapos gusto niyang balikan yung single na katawan ng asawa niya, parang ganyan. So comment down below if you resonated. Okay, solitude and silence, peace prevails. So yun, sa linggong ito, make sure na maging silent lang tayo, huwag tayong salita ng salita, kasi pwedeng makasakit ka ng damdamin ng asawa mo, ng boyfriend, girlfriend, parents or siblings, or pwedeng katrabaho ka, negosyo, or kung sino man. So, as much as possible, kung may sasabihin ka na alam mong makakasakit sa ibang tao, itikom mo na lang yung bibig mo. Kasi hindi yan maganda. Passion and pleasure, savor your life. So, dito din sa mga Sagittarius, sinasabi na if gusto mong mag-enjoy, may mga rason para maging masaya ka sa linggong ito, yun, savor your life, namnamin mo ang saya ng buhay mo. Namnamin mo, life is short, diba? Live life to the fullest, diba? And yun, YOLO. You only live once. So, sinasabi ng Berasa dito na yun, maging masaya ka. Kung may mga celebration na pwedeng i-celebrate or gusto mong i-celebrate sa ngayon, celebrate. And at the same time, sinasabi na ng Berasa dito na kailangan mo din na i-consider yung damdamin ng mga tao sa paligid mo. Kahit na sa, like for example, okay,
YOLO tayo, live life to the fullest, mag-enjoy tayo, savor life, your life. Tapos nakakaistorbo tayo dun sa mga kapitbahay natin, tapos sa mga karelasyon natin. So, no, kailangan mo maging mindful sa mga emotion ng ibang tao. Okay, so relationship talaga to guys, nakafocus. Hindi ko alam kung bakit ganun. Bakit sa relationship siya nakafocus? Okay, Sagittarius, ang galing ng baraha mo dito. Tingnan mo to. Single ka ba? Ang nakikita ko dito sa single na to, may posible, lalo sa babae, may mag-o-offer sa'yo ng kasal o relationship, commitment. Pwede din tong ano, business. Pwede may mag-offer sa'yo ng business. Stability, kasal talaga to. Nakikita ko sa'yo dito na pwedeng may Sagittarius dito na gusto siyang hiwalayan. Diba? Gusto na siyang hiwalayan ng kanyang asawa. And then, yung last resort niya, last na pwede niyang pampaamo doon, is kasal. So, nakikita ko dito. May relationship ditong pwedeng kakasimula lang, tapos biglang ikakasal din. And Six of Wands, nakikita natin dito yung emotion mo, sobrang strong, sobrang masaya ka sa linggo ito. Nakikita ko rin sa'yo yung excitement, nakikita ko rin sa'yo yung physical body, strong na strong ka. And Six of Wands, may victory and success dito eh. Kung ikakasal ka sa linggo ito, maraming tao yung nakatingala sa'yo, pinapalakpakan ka, kinakongratulate, congratulations Sagittarius, ganyan ganito. Or pwedeng may promotion sa asawa, may promotion yung member ng family. Yung mga tao nakatingin sa'yo, tingnan mo, pinupuri ka, parang ikaw na yung pinaka the best sa best ng best na nakikita nila. Okay, and then meron ditong Nine of Pentacles, may pera din. Kung naghihintay ka ng pera, pwedeng may parating na pera ngayong linggong ito. It's a financial wish fulfillment, achievements, fulfillment ito. So, wish granted, lalo na sa usaping pera. And yung Wheel of Fortune, sinasabi na lahat ng gusto mong baguhin, okay? Ito yung sabi ko sa'yo, yung lahat ng gusto mong baguhin, may posibilidad, may choice ka para baguhin ito, okay? Nasa yung kamay, nasa yung, ikaw yung actor, actress ng buhay mo. Ikaw yung bida. So, ikaw yung gagawa ng decision making. Hindi ka kontrabida sa buhay mo. So, kailangan mong gawin kung ano yung gusto mong gawin. May baguhin ka. Gusto mong baguhin? Okay, I have choice na baguhin ito. Okay, make sure lang na yun na nga, hindi ka nakaka-apekto sa ibang tao. Okay? And Wheel of Fortune na to, nakikita ko sa'yo dito, na biglang magbabago yung mindset mo this week. Parang bigla kang magbabago na, biglang, parang hindi na ikaw yan. Ibang mindset, ibang kagustuhan yung pwedeng lumabas sa isip mo, sa puso mo, ganyan, ganito. At sa usaping salapi, nakikita ko maraming magbabago dito. So, maraming posibleng pagbabago na magaganap sa pera dito. So, kung halimbawa, matagal ka nang walang pera or medyo tuyot yung pera mo, yung kapirahan, sinasabi sa'yo dito ng baraha na posibleng medyo gumanda yung flow ng energy ng money sa'yo ngayong linggo and sa susunod pa. Okay? Thank you guys. Bye!